Siguro po alam niyo na lahat na si Sergeant Nuesca ay yumauna po sa Bucor. Nag-collapse siya at patay na, in short. Now, maraming mga netizens ang mga nag-message sa atin na hindi naniniwala. Yung iba ha, yung iba nagsabi, rest in peace. Yung iba nagsabi, okay, tapos na, game over. Pero may iba nagsabi, teka muna, baka drama lang yan. Baka hindi naman talaga patay yan. Pinagtatakpan lang, etc., etc. Kaya nga po, minabuti namin na gumawa ng follow-up. Tayo po may mga kakausaping tao para masiguro na talagang ito po ay hindi drama at itong yumauna itong si Sergeant Nuesca. Ako po ay napanood ko lamang to sa news. At hindi po sinabi sa news kung anong ikinamatay. Basta't naglalakad lang daw po sa loob ng Bucor compound, may kasama siya, and then biglang nag-collapse. And then dinala sa pagamutan, hindi na nagising. Ibig sabihin, tuloy-tuloy nang namatay. At ngayon, magpakita tayo ng flashback video. This is the first time ever na ako po sa more than 20 years ko po dito sa public service. Ngayon lang po ako nakita na napaka-brutal na eksena na kung saan involved po yung isang alagad ng batas na supposed to be magbibigay protection po sa atin. Kinundak ng kinundak po ng court with presiding judge Asuncion, branch 67 ng RTC Paniki Tarlac, ang arraignment at preliminary conference sa kaso. Okay. So, with the arraignment po, actually, there are two cases for murder, two counts po, no? Okay. Yung first count is for the murder of the mother, si Sonia, mm-hmm. and the second count is for the murder of the son, okay. si Frank Anthony. Mm-hmm. So, binasaan po ng demanda yung akusado para sa dalawang kaso and the accused pleaded entered a plea of not guilty. Senior Master Sergeant Jonel Nuesca, siguradong-sigurado, pinakasigurado sa lahat ng sigurado, itaga mo sa bato at sa ulo mo makukulong. I've heard kanina umaga na sentensya na itong si Nuesca. Ito pa ay natuto ang iba na nagkaroon ako ng katapusan yung kaso at kanina umaga po ay nilabas na ng husgado yung desisyon dun sa kaso laban kay Nuesca. Mm-hmm. At yung desisyon po ay si Nuesca po ay convicted for the crime of murder on two counts. Double murder, ibig sabihin? Double murder po ang naging conviction sa kanya, sentence sa kanya. So 4 years siyang makukulong. Double murder yung kanyang kaso. So habang buhay sa napagkakakulong and nadala na siya sa New Bilibid Prison. And then yesterday pumutok tong balita na siya yumauna. At may mga netizen nagsasabi, teka muna, totoo ba talaga yan? O baka drawing lang? O baka drama lang? Kailangan malaman nyo totoo. Yes, mga netizen, pagbibigyan namin kayo, your wish is my command. The public has the right to know kung ano talaga ang totoong nangyari. And of course, very important is talaga bang patay na, hindi ba drawing. Yun yung sinasabi ng ilan sa mga netizen. At sa araw na ito, yan po ay mabibigyan nating sagot. Kausapin muna natin si Tatay Florentino Gregorio. Siya yung husband ni Ma'am Sonia, tatay ni Frank Anthony Gregorio. Kasi dalawa yung namatay, mother and daughter. Magandang hapon po sa inyo, Sir Florentino. Magandang hapon din po, Sir Idol. Alam niyo na po siguro yung balita, nakarating na po sa inyo na patay na raw po si Sergeant Nuesca. Ano pong reaksyon, sir? Doon nga po sa reaksyon, no, hindi nga po ako makapaniwala. Kaya lang, ang daming nagsasabi na kung patay na talaga. May tumawag naman sa akin yung aking pamangkin na talagang kinumpirm niya po na sa kamkrami na kaibigan niya kung talagang patay na para may makausap sa Bucor po. Lalo na, nadinig ko po sa inyo, talagang kayo pa. Siya pang talagang hindi kayo papayag na basta mawawala na lang yun, makakawala na ano. Kaya naniniwala na po ako ngayon. Sa akin naman po talagang ang gusto ko lang magdusa siya talaga na ano. Kaya lang kung hanggang doon lang ang ano niya, napagdusahan niya. Kapasalamat na rin ako sa may kapal na ano kasi napatawad ko na rin naman siya. At saka ito, dadating pa nga ang santo ng mag-ina ko. Yun nga, yun lang ang ina, ano ko, yung mag-ina ko, makasama ko din sa pag-ano nila.
Kasi po, hindi lang po kayo nagdadalamhati, kundi maging ang buong angka ng Gregorio ay nagdadalamhati po sa pagpaano nga po ng inyo pong misis at ninyong anak. Ano pong reaksyon ng angkang Gregorio dito po sa balita na patay na itong si Sergeant Huesca? Halimbawa po, napatunay na talagang patay na Sergeant Huesca, ano po yung inyo pong magiging reaksyon ng angkang Gregorio tungkol dito? Kasi po, yung iba pong angkang talagang ayaw nilang ano... Eh, sabi pa nga po nila na dapat yan, hindi lang ganyan ang inabot niya, hindi ganyan. Sabi ko naman sa aking pamilya ko naman po, eh sarang gano'n na lang, ano natin ang ano, hindi naman tayong taga-usig ng buhay ng tao. Isa lang ng taga-usig ng buhay ng tao, sabi ko. Deputy Director General Gabriel Chaklag, spokesperson ng Bureau of Corrections. General, magandang hapon po, General. Magandang hapon sa inyo, Idol Rafi. Sir, marami kasi nag-request, mga netizens, na... kung pwede, ipaliwanag kung paano na po namatay si Sergeant Huesca, kasi nagdududa po yung iba sa kanila, pasensya na po. So kailangan ko po masatisfy yung kanila pong mga hakahakat, ang kanila pong mga pagdududa. First of all, pakipaliwanag po paano po namatay at ano pong talagang ikinamatay ni Sergeant Huesca base po sa ginawang investigasyon at autopsy, kung meron na po ginawa po ng Bureau Corps. Katulad po ng ating naunang sinabi, ay siya po ay... wala naman pong medical history na complaint niya o kaya in-register niya sa ating medical services. At nung isang araw, siya po ay nagkaroon ng shortness of breath at dizziness. At nag-request siya na madala sa ospital at sinamaan naman siya sa ospital habang naglalakad. Doon po siya nag-collapse at dinala po sa ospital, hindi na po na-revive. So ganun po kasimple yung kwento doon. At ang suspect po ng ating mga medical services professionals ay cardiac arrest. At dahil naman po malaki na nga siya, overweight, at wala namang injuries, signs of injuries or trauma or whatever signs of violence na nakita sa kanyang cadaver. At para po matukoy talaga ay kailangan ang full autopsy report at yun po ang ating hinihintay sa ngayon. Yung po ba ay galing mismo sa mga doktor, medical legal, yung pagdeklara na ang kinamatay niya ay heart attack? Yun po ang initial findings ng ating attending doctor doon sa MBP Hospital. Kaya nga po nirecommend niya na for autopsy para po ma-confirm yung suspicion niya. Kasi sa initial physical medical examination niya ay wala naman pong nakita na injuries or signs of trauma or violence doon sa cadaver. Sir, nasaan po yung bangkay niya ngayon? Yung cadaver po ay na-turn over na po natin sa ating partner funeral service na nagbibigay ng servisyo sa ng ganung servisyo sa Beaufort. At doon din po gagawin ang medical autopsy na gagawin ng NBI. Okay. At kaya nga po tayo Sir Idol na yes, sir, ginagawa natin na transparent lahat. Ano po? Nagkaroon lang po ng delay ang ating pag-announce dahil kailangan pong ma-notify muna yung next of kin. Ngayon po, after being notified, ay saka po natin tayo nagbigay ng statement. Dahil alam po natin na this case, yung case po ni P.D. Ernest ay nasa public interest dahil nga po very quick in kaso niya. Kaya po naging transparent tayo. Marami pong nagsasabi na baka daw gawa-gawa lamang na hindi talaga totoong namatay. On the other hand, ay meron namang nagsasabi na baka naman siya pinatay talaga. So to dispel out this all these rumors ay naging transparent tayo at hintay-hintay lang po yung final investigation report including the autopsy report para po maliwanagan lahat at magkaroon ng magandang resolution itong incident. Okay, is it possible, General, na yung mga kamag-anak halimbawa nitong ng biktima ni Sergeant Huesca ay makita po yung mga labi para once and for all masabing yes, totoo talaga ang patay na, tapos na, close na itong kasong ito? Idol, wala na po sa aming jurisdiction yung control ng cadaver kasi na-turnover na namin sa partner funeral. Oh, sige po, saan funeral po ito para mapapuntahan po namin ng aming reporter? Ang Eastern Funeral Service po. Eastern Funeral Service. Saan po ito located, General Sir? Poblacion, Montenlupa, Idol Rafi. Poblacion, okay. Sige po, magpapapunta po kami ng reporter para i-verify po at kapag na-verify po namin at kukuha kami ng picture kung papayagan,
Kung pwede, isasama din po namin sa mga kamag-anak po ng Gregorio family, at kapag na-verify, yun talaga yun, yung labi talaga ni Sergeant Nuesca, then the family will consider it as closed case, maging po itong mga netizen na masyadong nag-uusisa. Sabi niyo po kanina, nag-gain siya ng weight habang nakakulong? Yun ang observation po ng ating medical service, kasi hindi naman siya ganun kalaki nung siya po ay pinasok dito sa Bilibid. Was he taking maintenance medicines? Wala po tayong information na ganun, Idol, kasi wala pong request for medicines, wala pong nakarecord sa kanyang medical history. So zero po talaga yung medical history niya. Kaya nagulat din po yung ating medical services nung araw na yon, at nakita nila na yun lamang po ang findings nila. Ano pong reaksyon nung immediate family ni Sergeant Nuesca nung ininforma niyo po sila na yumao na nga itong si Sargento Nuesca? Hindi po natin napatid kaagad, Idol, kasi sa ibang mga units po ng ating lower office sa Bilibid Prison ang nakatoka na pumuntak sa mga next of kin. Base po sa inyo pong pag-iimbestiga, wala naman ho siya mga kagalit doon o yung mga nakaaway habang siya po ay nasa loob ng New Bilibid? Part po ng initial investigation ay wala naman po siyang naging kaaway o kagalit o kaalitan sa loob. Tumatalima daw siya sa kanyang mga sa kasama at sa alituntunin ng kanyang dormitoryo sa loob ng Bilibid. Maraming salamat po, Deputy Director General Gabriel Chaklag, spokesperson ng Bureau of Corrections. Mabuhay po kayo, Sir General. Gandang hapon po. Wala pong anumang buhay po kayo, Sir Idol. Kausapin natin ang Eastern Funeral Service sa Muntinlupa, na kung saan doon nakalagak ngayon ang mga labi ni Sergeant Nuesca. Mr. Orlan Istiandan ng Eastern Opo, Funeral. Magandang hapon po, Sir Orlan. Magandang hapon din po, Sir. Nandiyan po yung mga labi ni Sargento Nuesca. Opo, nasa naka-preser, Sir. Naka-preser. Opo, kasi ayaw pa pong ano yung NBI hanggang wala pa pong kamag-anak. Kaya parating daw po yung NBI, yung kamag-anak daw po ngayon. Okay. Sabi po ng Biocor. This might be a long shot request. Is it possible na ma-picturean nyo po yung bangkay, and then pag na-picturean nyo po o padala nyo po sa amin para maipakita po namin sa mga kamag-anak ng biktima ni Nuesca na yun talaga ang bangkay ni Nuesca, dahil marami pa rin po mga nagdududa na baka drawing lang daw po itong sinasabing patay na si Nuesca. Sige, Sir, sabihin ko po sa amo ko, Sir, pero nasa freezer po kasi. Pwede ba buksan yung freezer, Sir, and then picturean, ganon, kung okay lang? Sige po, Sir. Kausapin ko na lang po yung nagpa-preser, kasi hindi po dito sa amin sa funeral namin pinapreser. Doon po sa kakilala namin na may preser po. Sige po, Sir. So, pwede ho ba, Sir, before 5 o'clock, bago matapos yung show, para naman matapos na po itong mga pagdududa at paghaka-haka ng ilang netizen, maging na rin po, Sir, yung mga kamag-anak. Talagin ko na lang po sa kasama ko po na mapicturan para matin po sa inyo. Tatawag din po ako sa Biocor. Opo. Ngayon pa lamang po, Sir Orlan, kami po ay labis-labis nagpapasalamat sa inyo. Magandang hapon po, Sir Orlan. Ayan po, Sir Gregorio, mamaya po, bago mag 5 o'clock, as soon as matanggap po namin yung picture ng bangkay ni Sergeant Nuesca, agad-agad i-forward po namin sa inyo. Okay, Sir? Apo. Apo, apo. Nagpapasalamat lang po ako sa inyo sa mga tulong yung ginawa niyo sa amin. Yun nga po, gusto ko lang mag-ina ko yan sa mag-aisan to na nga lang po. Ito nga pong nangyari ngayon. Na balibalita, yun lang po ang gusto ng mga kamag-anak ng mga misis ko, na makita yung labi ni Nuesca. Yan lang sa ano. Kasi hindi nila nakita nung nasa loob yung naghihiring kami. Ako lang ang nakakasintay. Yan nga ba yung Nuesca sinasabi sa akin. Sabi ko, yan naman po ang nakita ko. Sabi ko naman din sa kanila. And I don't blame you, Sir. Maging yung mga netizen. Hindi ko sila masisisi kung sila yung mga nagdududa. Kasi the past few months, even last year, may mga sinasabing namatay sa Biocor yung mga kilalang mga preso, kilalang personalidad ng mga preso, inmate, high profile inmate kung tawagin, na sinabing namatay daw sa COVID. Ngayon, nung tatanungin kung nasaan yung bangkay, na-cremate na raw. O, di ba? Eh, talaga nakakaduda. High profile criminals, mayayaman to, mga drug lord, at sinabi ng Biocor, patay na si ganitong Poncio Pilato, si Herodes, si Barabas, si Estas, patay na. E nung sinabi, pwede makita nasaan yung bangkay? Wala, sinunog na namin, cremated na.
Tapos diba? Yun nga po, pa lumalabas, i-cremate daw nila. Eh, sabi ko, hindi naman COVID yan. O, oh, diba? So, nakakapagduda. Pero ito, sir, hindi pa po cremate. Andun pa lang daw po sa freezer. Kaya, sabi ni Mr. Olan Istiandan, eh, pagbibigyan tayo, pipicture niya yung bangkay at papakita sa atin. Kung pwede, mas maganda kung magpicture, baka mamaya ma-edit pa, ang tawag niya yung Photoshop. Kailangan yung live video audit, ha, ibibidyo at padala sa atin yung mismong video. Salamat po, Mr. Florentino Gregorio, sir. Magandang hapon po, sir. Salamat din po. Magandang hapon din po. Thank you po. Ako na may, on the other hand, umahanga ako sa mga netizen natin dahil dapat lang, kapag merong mga isang bagay na kaduda-duda, huwag ho tayong tumahimik na lamang. We have to speak out. We have to tell them na, hey, diskumpiyado ako. Mukhang hindi yata totoo yan. Mukhang drawing yan. Tama lang po yun. And we need proof to show na talagang totoong patay na nga yan. Kasi nga naman, nung last time, eh sabi patay na rin ng mga preso, high profile ng mga preso, eh nung gusto makita ang bangkay ng media, eh sinunog na agad. Kaduda-duda lang.